lahat ng bagay ay may kinalaman sa ating kultura. Okay? Number two nga reason, para aware tayo kung ano ang kultura ng ibang tao sa ibang bansa. At para din alam ng taga-ibang bansa ang ating pagkakakilanlan or ng ating identity. Okay? Number three nga reason is pinag-aaralan ng human geography dahil dapat alam natin ang word na respeto. Nire-respeto natin ang ibang kaugalian, ang wika, pati na ang lahi sa ibang bansa. Para din re-respetuhin din tayo ng ibang tao. So nga na, no to racism, racist remarks. So importante niya siya, class. Muna naan niya siya sa inyong module para alam ninyo kung paano kayo makihalubilo sa ibang tao. Dilibot ipasabot nga black ang skin or brown na kayong skin, kung ano mo tanawon, kanang agta na mo tanawon, ayun mo paingan na. Kung dili, nakanabit ang remark na, ay, guwapo ang tanak siya, pero ito man siya. No, dili na tanak kay. We are now in the advanced generation. Dapat magiging sensitibo tayo sa ibang tao. Okay? Wala na ng slavery nga. Pag ito may mong kutis, kuan ka automatic, kanang alila na din ka. No. Okay? So, muna reason nga nung naan ni geography ang pantao. Okay, so, saklaw ng geography ang pantao or human geography ang pag-aaral ng wika, relihiyon, lahi, at pangkat etniko. Okay, ma'am, sa libro lagi, ma'am, sa uban kayo, tulura lagi, ganun na ang may pangkat etniko. Actually, class, na ay slightly difference ang pangkat etniko o lahi. When you say pangkat etniko, ito yung mga tribal na system sa ating bansa. Katulad na lang sa Pilipinas, meron tayong mga Higaonon, mga Manobo, mga Mamanwa, yung mga taong meron talagang komunidad na maliit sa mga rehiyon ng ating bansa. Dili sa ato ang kadaghanan is mga Manobo. Ingana. Naa sila'y own nga society, okay? Naa sila'y own nga culture na unique or good sa ilang lugar. Okay, so saklaw ang pag-aaral ng wika, relihiyon, lahi, at pangkat etniko sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Kung mo kay ka sa America class, hindi ko kaingin kung unsa gyud Amerikano. Kay na may uban Amerikano nga itom, na po uban Amerikano nga puti, na po uban Amerikano nga mixed race. Okay? So, lahi-lahi good ang mga tao when you go to another country and you have to respect it. Okay? Regardless of the color of your skin, sa imong language nga imong gipinulungan, sa imong istorya, you have to respect one another. Moy purpose ani human geography. To advocate equality. Pantay tayong lahat. Okay? Dapat alam nyo kung ano ang inyong pagkakakinanlan. Dahil ito ang nagdidikta kung ano ang pamumuhay natin. Okay? Okay. Okay, ang unang saklaw ng geografiyang pantao is ang wika. Language. Ang atong pinulungan. Ang atong stenoryahan. Okay? Ang wika ay tinuturing bilang kaluluwa at salamin ng isang kultura. Kaluluwa dahil ito nagpapagalaw sa atin. Pati gani ang mga bungol, kaya mga deaf, ng mga sign language, they still have language. Although dili sila kasturya, kaya mas sila kabalo kung unsaon pagsturya, kaya di mas sila kadungog, they still can communicate with other people through sign language. So nga, naga po yung lingwahe, naga po yung lika, wika. Okay? Dili gyud na mahitabo sa usa ka tawo nga dili gyud siya maka-express sa iyang idea. Okay? Ang wika ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin at ipinamana pa ng mga sinaunang tao sa mundo at ito ang ginagamit natin upang magkaunawaan at magkaintindihan ng bawat tao sa mundo. Okay, ma'am,
Pero kung maadto ko Korea, ang ilang sunod yan is South Korean or Hangul. Umato ko China, ilang sunod yan is Mandarin or Cantonese. Dili ininsik ka. Narabay uban, hindi ko kasabot. Ano yung marawag ininsik? Di na siya maayo class. Actually, it's a racist remark kung may yung kag-ininsik. Dili. Kaya dagan ko yung mga estudyante sa China nga, dili, good insik tanawon. Ana, so don't be racist. Dili po, insik siya, pikot siya mata. Kaya kasagari po sa akong mga estudyante ba ano sa China, kanang mga budlat ba mata. Pero you got my point. We have to eliminate that kind of attitude bitaw nga stereotypical ra kayo. So, okay. Ma'am, kung mayon ka, anong lahi-lahi man astronyan sa tao, kay tungod, as what I have mentioned, lahi-lahi matag kultura, sa una mga panahon, kasi we are isolated until ang mga colonizers adto sa mga lugar, like mga British, nas like British Empire, kadaghanan sa mga empire na istorya in English. Okay. Kita, swerte ta kay, daghay ni sakop sa ato, mga Kastila, gituloan tag mga Espanyol or Spanish. Gituloan po ta sa mga Amerikano og English, manang kabalot ta og English. Okay? Swerte ganita ka, kabalot ta mag-in-English. Ang uban nga mga countries, usaragi ka language ilang nakatunan. Kita, hanas ka ay tagtulo, English, Filipino, or Tagalog. Actually, Tagalog, mga tao na siya, pero ang language is Filipino. O Cebuano, Bisaya, actually, language magyapo na. Kay kung buto na una on class, no? Kasagari ba ya sa Pilipinas, mga tao sa Pilipinas, musturya ba yung Cebuano? Bisayas ginaog Mindanao, mas nagkabi ang population dihana kasi sa Luzon. Kung muadto po kag Luzon, gamay ra gid ang musturya pure nga Tagalog, di ba? Okay. So, again, saklaw na geografiyang pantaw ang wika dahil ito ang pagkakakinanlan ng isang bansa. Okay? Dito kinikilala kung ano ang istruktura ng ating lugar. Okay? Sa ato, kung diri sa Pilipinas, kung buto na unang daghan tayong mga dialekto or dialect. Sa Butuan palanggaan, sa una gani na atay Butuan nun, pero gamay na lang kayo ang musturya ron kay kasagari Cebuano na ang pinulungan. Nya napoy sa Surigao, na Surigao nun. Pero kung buto na unang Surigao nun, murag pareha naman siya sa Cebuano. Ang nakalahi lang is ang pronunciation. Bayay, palay, baro minsan nina. Akong papa, Surigao nun man. Okay, kumato po kag Visayas, lahi-lahi po ang karabitong terminologies. O do Bisaya, gihapon, pero samo sa Dumaguete. Akong mama, taga Dumaguete man. Ang ilang parat is Asgad. Pero kasabot, gag ka nga, parat ang pasabutan na. So, yan na, very relative ang mga lingwahe dito sa Pilipinas. Alam mo na, ang kanyang sinasalita is Filipino, pero may konti lamang pagkakaiba. Kaya sa ako, nakuha pa sudlon ha. Meron naman ni Juan yun. Okay. So, sana ba tayo? Again, wika ang nagdidikta kung ano, papaano tayo makipaghalubilo sa ibang tao. Language is the soul to our life in our country. Okay, so, merong katangian ng wika. May tatlong katangian ng wika. Una ay dynamico. From the word dynamic, nagbabago-bago. Okay? Sa unang panahon class, wala nang term na tiktok, di ba? Sa akong time, kata ako pa grade 8, kumayon ko tiktok, tiktok, tiktok. Ang tiktok sona is the sound of the clock. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Naana siya sa mga poetry. Nga na. Pero karon sa bago nga panahon, when you say tik-tok, da ka mo sayo o renegade, kanang mga kuan, mga challenges. Mo'y pasabot, Ana, sa dynamico. Nagbabago ang lingwahe pagkaraan na maraming taon. Kasama din dito ang pagbabago ng teknolohiya. Okay? Sa una, wala nang word ka ng panahon sa kumamagpapa, wala nang word nga text. Kay
wala may ang text sa una pasabot ana mga letters. Pero sa atong panahon, katulad ninyo, when you say text, it means messaging or kuan, maghatag ka og message through phones. Wa pa may phone sa una, so ang text sa una is textbook, mga libro, kana mga words. Okay? Kabalo mo ang hashtag nga sign? Hashtag OOTD. Kakuan mo na nga word, di ba? Hashtag, kanang anak. Okay. Ang hashtag sa una class, dili na siya hashtag. Ang gamit sa hashtag sa una is to dial number. Di pa ganda hashtag ang term. Ang term ana sa una pag 20 years ago is pound. Pound, kanang anak. Pound. So pagkaraan ng maraming taon, nag-change ang iyang meaning. Dahil ang hashtag karon class gamiton sa social media para murabitog iyang i highlight ang katong hashtag para kay click na nimo na ay mga related nga posts ana nga mga hashtag. For example, hashtag OOTD. Amo gawas ana ko i-click nimo ana mga sanina, mga bagong basta may ana mga trending nga topics. Sa una, dili na inga na ang gamit sa hashtag. Ang gamit sa pound is pag-dial sa telephone. Wala mo kaabutan na. Ako kaabot pa ko, like, kinder one pa ko. O pamugi panganak ana. Okay? So, next. Number two, may sariling kakanyahan. So, as mentioned a while ago, ang wika ay naay kaugalingon nga pagkakakinanlan. Kung mayong kag-French, na ang French daw is nasal daw nga language. Bonjour, bonjour. So, yung nga ba, mo na itimailhan nga French na siya kay kuan man, yung nga ang ilang pinulungan murag na ay mga kwit-kwit sa letters. Kung may nga po ka-Japanese, ang Japanese is medyo isolated siya nga language. Mailhan din mga Japanese kaya inang sinulatan is different from ours nga letters. Ang Chinese, pare-pare sa Japanese. So, yung nga ang language, may sariling kakanyahan based sa iyang sinulatan, sa iyang pag-pronounce. Okay? Makayong ka, uy, surigaw na niyang istorya. Kaya ang L na himong Y or na himong J. Nga na. Ang, sa pamayan, ang kamayo, lahi po gihapon sa surigaw nun. Although, naasa sa surigaw na provinces, pero lahi-lahi gihapon. So, mabalaan ni mo dahil nga, uy, lahi iyang sinultian. Pero, nalang ko ingang klas ha. Ayaw mo pag-ingon nga, uy, dinigay ko kasabot siyang agi. Murag ininsik man na nga. Ayaw na nga na. Ayaw na ang term nga ininsik. Actually, ang term nga ininsik is very stereotypical daw na siya kaayo. So, ang Chinese gani, ang Chinese, ang tawag sa ilang language is Mandarin. Kumuato ka sa Beijing. Kumuato ka sa Hong Kong, ang term po sa ilang language is Cantonese. Very good. Isa to lang story ha. Kanto na kag Hong Kong, no? Ikaw man to. So, lahi ang sa Hong Kong, lahi po ang sa China. So, ayan. Kumuad to pagigani ka sa Shanghai, dito na siya sa western part, yun, sa ilang country. Tapos later nga, Shanghainese. So, dialect niya po na siya. So, lahi-lahi ang wika na ay timailhan kung unsa na siya ng mga lingwahe. Masigani English, di ba? American English very kanang kuan pero ang British English kay kanang murag slang kaayo like good morning everyone so may ana ba murag slang kaayo mailhan gud nimo sa ilang pronunciation. Okay, so pangatlo, kaugnay ng wika ang kultura ng isang bansa. So sa example ani, kung mayong kaog mga Tagalog, dili stereotypical na po ni Happer mo yung mga butuan yung isog, kina sila manulti. Amin niyo mo, nasuko sila, pero normal na dahil ito. Kumuad na po ka sa Dumaguete, or like sa amo sa Dumaguete, ang Cebuano nila, grabe kahinay. Musta man mo? Dili sa tukoy, musta man ka? Uy, wala. Murag nasuko, bitaw. Pero kumuad to ka sa Visayas, malumanay kay na sila masturya. So, yun nga na. Ang wika ay may kaugnay ng wika ang kultura, ang attitude ng tao. So, yan na. Pag mayong kag-French, they say ang mga French daw is very romantic. Kay the way sila mo speak, kung kaya ka na bitong in love gito ka. Okay, kung mayong po kag mga Chinese, kuyo ang mga Chinese class kay, as mentioned, di ba, na mga Chinese nga mga
nag-tutorial mo kog English, ang mga Chinese, uyon na sila kaayo kay they have to memorize at least 3,000 characters. Kadang kan kaayo ang ako yung mga estudyante no kanang sa ila pag junior high school ka tulura gina ilang subject Chinese, English ug math. Ang ilang Chinese na nataya ang history pero magkagidlay gyud na sila kay grabe kadaghan nilang sulaton gyud. Mo na magtutorial pag gina sila. So nga na lahi-lahi ang dating sa language umadto ka sa lain-lain nga mga nasod. Mas ma-appreciate pag gina nimo kung magtuon ka sa mga language. So you know what, ako gyud i-kwan sa inyo na akong i i-suggest sa inyo as early as now kay mga bata pa mo learn at least kanang one language. Ako sa una no katong sa inyo sa inyo nga edad nag-try kog tuon og Russian og Japanese. Nga nagtuon ko anak kay gusto ko tanaw kog anime sa una. Di na ko ganan magbasag subtitles. So nga katon-katon na kog kanang basic lang gid kaayo nga Japanese. Karon nag dili po, wala po ko nagtuon. Nag-cut-on lang ko sa mga basic na Chinese. Kaya naman ko yung mga Chinese ko yung estudyante. So, yan na. Okay? Next is, huy, hapit namang time. Religion or religion? Please do not interchange it with region. Region. Religion is religion. Okay. Ang religion ay nagmula sa Latin. Salitang Latin na religare. Na nangangahulugang pagsasama-sama o pagbubuklod-buklod. Okay. Kung yung nabantayan sa religion, di ba na ating mga gatherings, meron tayong mga simbahan dahil pinag-iisa tayo ng paniniwala. Di ba? Kasagari sa Katolisismo o Kristyanismo, sa lagi ka Ginoo atong gikuan, meron tayong Biblia. Sa Islam, dili Muslim, ang Muslim mo na yung mga tao nga naniniwala Islam. Sa Islam, meron silang Quran, meron silang mga religious rituals. O, si Allah, ang ilang kuan, Diyos. Pero kung buto na unaon, biya class, no, ang si Allah o kanang Ginoo yun na to, pareha naman na siya, gilahilag. Mula yung perception na, please correct me if I'm wrong. Gilahilag siya o term. Pero kung buto na unaon, pareha na yun siya. Almost, almost. Okay? So, ito ay kalipunan ng mga paniniwala at ritual ng isang pangkat ng tao. Bawat relihiyon ay may kanya-kanyang kinikilalang Diyos na sinasamba. Okay. So, say pasabot ani, pasabot ani ang relihiyon mo nagdikta sa atong pamumuhay. Moopo ni ang pagkakakilala ng iba't ibang bansa sa Asia pati na sa Africa at sa Amerika. Okay, I'll give you an example. Kung maadto kag Dubai, Oman, Saudi Arabia, sa paman, kana sa Middle East. Oh, sa Middle East. Actually, ang term ng Middle East class UAE. Sa UAE. Ang term ng Middle East sa perspective na siya sa mga Western, pero sa ato Asian, ang tawag ana nga rehiyon sa Asia is Timog Kanluran Asia or Southwest Asia. Kung maadto ka ana nga region sa Asia, kasagari sa ilang religion is Islam. Okay? So, mo na ilang pagkakakinanlan. Kita nga outsider, kung matrabaho ta anak nga mga lugar, we have to adapt the religion. Dili ka pwede ditong mag-short shorts lang. Except sa Dubai, kay murag, kuan mag isla, open, mag-una sila nga country. Kanang, they're very kanang business-centered sila ba? So, okay lang na yung mga Westerners. Pero kung muato ka sa Saudi Arabia, sa Oman, kana very strict ka sila sa religion, kung unsay sinuotan sa mga babae dito, kung unsay mga balaod nila when it comes to religion, i-follow ganin mo. Di ka mukhaon o baboy, di ka mukhaon o kanang something na mo against ka sa ilang paniniwala. Okay? Kung unsay lang sinuotan sa mga babae, you have to follow it. So, nga na. Again, kadalasan ang mga paniniwalang nakapaloob sa mga aral at turo ng relihiyon ay naging basihan sa pagkilos ng tao. So, as mentioned, kumuadto ka sa mga Islam-dominated countries such as Oman, Saudi Arabia, UAE, kana siya, kumuadto ka dito, you have to follow rules based on their religion. Kay naaman na siya kaakibat na consequence kung dili ni mo sundon. Okay. Sa ato, sa Philippines, we are dominated
our country is dominated with Catholicism and Christianism. I mean, Christianity, sorry. Christianity. So, we are more open. Natin mga religious festivals. Katulad na lamang ng kanang yes, ko, kanang kahimunan or sa kanang sa kaninyo. Ana. Pero ang sa ako lang noon, ang di lang gina ko magets kay naiuban mga tao bang kahimunan ng religion as kanang source of conflict. So, tayo mga kabataan, katulad ko, kanang we have to be an instrument of change. I hope that one day, kanang regardless of your religion, you have to respect their attitude. Dili ta pwede nga kanang itong murag i-persuade na to kung saan paniniwala, then we have to be open with it. We have to listen to them. Dili gyud excuse ang religion nga mag-away-away dapat ang tao. We have to understand their ways, their tradition, kay part man sa ilang life. Wala man nila nagipili nga kuan. Alas kung mo-convert ka, pero let us be respectful with their beliefs. Mare siya nasa grade 8, kay we have to learn respect good. Okay? Alright, so last, napadeosa. Lahi at pangkat etniko. So ano ang ibig sabihin nito? Ang mga tao sa daigdig ay nahahati sa iba't ibang pangkat. Isa sa mga batayan ay ang pangkat etniko na kanyang kinabibilangan. Ang salitang etniko ay nagmula sa salitang Greek na ethnos. Ethnos na nangangahulugang mamamayan. Ethnos means mga tao. Okay? Maliwanag ang pagkakakinanlan ng bawat pangkat etniko dahil pinagbubuklod ng magkakatulad na kultura, pinagmulan, wika at relihiyon. So pareha sa ito, ang pangkat etniko kasagari din sa Caraga is mga Manobo. We have to respect them. We have to respect their culture. Ang nahitabo mang good kanang naiuban nga kanang sa una good class kanang actually kanang naay ikalawang digmaang pandaigdig or World War II because of ethnic cleansing. Gusto ni Hitler na ang mga Aryan race sa good ang mukuan, ang mabuhi sa kalibutan, wala dapat mga Jews na mga tao gikan sa Israel. Muna yung gusto sa una, pero very barbaric man na siya nga kinaiya. Uy, let's just live one another here on earth. Wala dapat magpatay og mga kana mga kauban na itong mga tao ba? So yeah, we have to respect each and one's culture, each views. Dili dapat na ito sa katauan. Kung brown ang imong skin, you have to be proud of it. Kung imong skin puti, you have to be proud of it. Ayaw ninyo gamita ang color sa atong balat, huwag niyong gamitin ang kulay ng ating balat para mangbully ng ibang tao. Di dapat ganyan. Lahat tayo ay pantay-pantay ang binigay na biyaya. So dapat respetuhin natin ang mga tao base sa kanilang relihiyon, kultura, wika at paniniwala. Okay? So ang pangkat etniko muna siya ang mga gagmay ng mga sana gagmay nga mga tribes diri sa atong mga naso sa atong bansa. Okay, so sa group ng etnolinguistiko, ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao sa ibang bansa ayon sa kultura. So muna na ko gi-mention kanina ang mga Manubo na po sila own set of words magigamit ra sa ilang village. So, merong dalawang saklaw sa grupo etnolinguistiko. Una na dito ang wika, same raghapon niya meaning. Pangalawa is ethnicidad. Ang pagkakapareho ng isang pangkat batay sa wika, tradisyon, paniniwala, kaugalian, lahi at saloobin. Okay, maghatag kong example ang ethnicidad. Di ba kabantay mo ang mga Badyaw, kanang naasagay sano dapit? Okay, ngano sige mo na sila pangayo? Ako nabal-an sa akong professor sa una sa masters, niya na siya nga ang mga Badyaw DI class. Ang ilang paniniwala is, kita daw nga nakakaangat sa buhay, responsibilidad daw natong hatagan sila kung unsay na anato. Muna makabantay mo, muna masuko man na sila kung dili hatagan. Kaya ang ilang paniniwala ang good class, muhatag yun ta. Kita may makakaon ikatulong sa kaadlaw. Kita may na ay kumpleto nga pamilya sila kay wala man ara sila natulog sa kilid. So ingana ilang paniniwala obligado daw ta muhatag.
And buti mahimuan na ka mo man ilang pananaw unless pwede na to sila kuan nga dapat mo na itong buhat na natudluan na to sila unsaon kay mo man ilang naandan sa ilang culture. Okay? Na ay times class nga mag-clash ko ng atong attitude. Unsa man na nato. So you have to compromise. You have to make compromise. Lahi man akong kultura sa imo. So unsa man nato ni. Sige, akong buhaton, matag ko ni mo. But you have to respect ko. Unsa akong ihatag, dawaton ni mo. So yan, you have to make compromise if na ay cultural clash sa usa ka lugar. Okay? Sige. Meron bang mga katanungan, clarifications, or mga kanang kuan? Nabamoy wala na sometimes sa module 2 sa Geografiyang Pantao? Questions? Questions? Okay, ma'am, mag-quiz ba ta? Mag-post ko quiz. I will give you until Monday para ansira ng quiz. Dali na gid kayo class, 20 items lang. Pwede ra ba na siya? Ang topic is module 1 og module 2 lang. Pwede ra gid ninyo balik-balikon ang video? Okay ra ba sa inyo? Ma'am, kailangan mo namo ni ibutang sa Word ayaw na. Kay ibutang ra ninyo ni sa Google Docs. Igor gid mo mag-click-click-click-click-click then mabal-an na dai ninyo ang score. I think na buhat man po na ninyo sa mga subject sa online sa English. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No need na mag-encode. Naara diha. Pero na ako'y mga questions class nga essay type. Dili siya essay type. Short answer lang, mga one sentence or two sentences. Kaya di mo good kung maka-check good o kanang sa papel good bitaw. So, na yung mga questions nga essay type po, pero I think next week na ninyo na ipass. Okay na ba sa inyo? Section Agoncillo? Yes, ma'am. Okay. Kabalo mo yes, ma'am. Sayo na lagi kaayo class. Usually, ang question sa essay, ano ba ang kahalagahan ng geografiyang pantao sa ating aralin. Nga na lang mga question. Magbigay ng mga halimbawa kung saan pinapakita ang kanimo-nimo na. Ano lang mga question para dili ingon nga pressure ba? Dili, as promised, dili kita mo pressure doon. Okay? Sige, may mga katanungan pa ba para makaihi pa po ko? Okay. Ma'am, ay, by the way, kinsa pa'y wala kasulod sa Google Classroom, i-message na ko later ang link. Pati na ang code sa atong Google Classroom. Nag-post ko dito usa ka buok nga video. Kisa may nakita atong instruction. Bas tan-awon, then share. Especially sa inyong mga grade 8 nga mga friends. I know na ang ako mga good class, gusto po na ako ka ng mga modular nga classes. Kaya kung buto na una, ano, maluwi biya ko sa ila. Dagan kasi sila ansiran. Kanya, wala teacher ba sa ilang kilid nga mo guide sa ila. Okay? Sige. So, see you on Wednesday. Mag-post ako niya sa quiz sa Google Classroom. Sige. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. God bless, ma'am. Bye-bye, ma'am. Bye-bye, ma'am. Dami. Five seconds.